Hi guys, my name is Reg and welcome to Reg TV. Dahil pulungkot ka ba o ikaw ay mag-isa? Kailangan mo ba ng kasama? Dito ka na sa Reg TV. Reg TV. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito, sa tanghaling ito, sa gabing ito, sa kamangsulok ng mundo, ay ang tips kung paano mag-organize ng Christmas party. Dahil 14 days na lang, Pasko na, alam ko na marami sa inyo ang nag-organize na ng mga Christmas party nila. For example, kayong magkakabarkada sa loob ng inyong pamilya. Kaya naman naisipan kong gumawa ng tips kung paano mag-organize ng simpleng Christmas party. Kaya sana makatulong tong video na to para sa inyo. Pero bago natin simulan ang episode na to, please follow nyo ako sa aking Instagram, sa aking Twitter, at sa aking Facebook page para ma-update kayo sa mga gagawin ko ngayong Pasko. Kaya, huwag na nating patagalin, simulan na natin! Number 1, iset mo yung time and date ng Christmas party. Siyempre, piliin mo mabuti kung ano yung pinaka-the best na date ng December para ganapin yung Christmas party nyo na lahat free, walang trabaho, at siyempre, lahat mag-e-enjoy. Yung time na hindi masyadong late, hindi masyadong maaga, pero sakto lang. At hindi rin naman yung date na makakaabala sa mga invited mo. Number 2, alamin mo kung ilan talaga yung exact number ng mga kasama sa Christmas party. Kailangan din yun sa preparation ng pagkain, ng lugar, at syempre ng mga palaro. Kaya dapat alamin mo kung ilan talaga ang lahat ng pupunta. Number 3, maghanap ka na ng place or ng venue. Siyempre, alam mo na ngayon kung ilan yung bilang ng mga taong pupunta or ng mga invited mo. Kaya, pwede ka nang humanap ng place kung saan gaganapin yung Christmas party. Siyempre, dapat yung kukunin nating place is maganda, malaki para sa mga games na gagawin natin, at siyempre, sulit at pasok sa budget natin. Siyempre, dapat yung kukuhanin yung lugar kumpleto. May banyo, kung gusto nyo, may stage pa para pagka sa mga intermission numbers, ganon. At siyempre, yung komportable at mag-i-enjoy kayong lahat. Pero, kung pwede naman sa inyong mga bahay, sa mga bakuran, kung meron kayong mga bakuran na maluluwang, pwedeng-pwede yan. At siyempre, makakatipid ka ng sobra. Number 4, presentation at mga intermission number. Kaya guys, dyan na lalabas yung mga talent nyo. Siyempre, maaga pa lang magsabi na kayo sa mga kaibigan nyo, sa mga invited, kung sino yung mga main tinatagong talento na kailangan mag-participate sa program. Diba, kunwari may sayaw, kanta, tumambling, magbuga ng apoy, kung kaya na. Yan yung mga tipo na kaaliw-aliw sa Christmas party, di ba? Yung mga presentation na magugulat ka dahil pinaghandaan talaga nila. So, tips ko lang sa mga mag-intermission number, talagang paka-prepare nyo yan para din naman makita naman kahit minsan sa isang taon yung inyong mga natatagong talento. Talentado. Number 5, games. Ayan, yan na yung pinakahihintay natin sa lahat, yung mga palaro. So, ang tips ko dito sa games, wag KJ. Kasi dapat lagi tayo nakikipag-participate sa lahat ng mga games na gagawin sa Christmas party. Bakit ka ba pumunta sa Christmas party kung hindi ka rin naman sasali? Marami ako kasi nakita na sa mga Christmas party, hindi sila nakikipag-participate. Ay, ayoko maglaro, ayoko maglaro. Alam mo, kung ako yung nag-organize, umalis ka na lang dito. Kasi kaya tayo nagki-Christmas party para mag-enjoy, para maglaro, para magsaya. Pero kung maupo ka lang dyan at magbubutas ka lang ng upuan, pwede ka naman sa bahay, matulog ka na lang. Di ba? So, what KJ guys? Makipaglaro, sumali sa mga exchange gift. At tips ko naman para dun sa mga makikipag-exchange gift. Please, mag-effort naman kayo sa regalo nyo. At kung gusto nyo ng tips about sa kung paano yung pag-prepare ng regalo, please, i-click nyo lang yung card na to para mapanood nyo yung video ko kung paano magregalo ngayong Pasko. Number 6, pagkain. Siyempre guys, kung alam nyo na yung bilang ng lahat, siyempre ngayon dapat yung pagkain na pe-prepare nyo is sasakto sa lahat, walang masasayang,
At syempre, yung pasok lahat sa budget. At guys, tandaan din natin na sa pag-prepare ng pagkain is paka-prepare natin ng mabuti, ng maingat yung mga pagkain. Kasi minsan sa pagmamadali ng preparation, nagkakaroon ng food poisoning. Alam ko naman na syempre, lahat tayo gusto natin maging maingat, pero doble ingat lang sana tayo para lahat tayo masaya at hindi tayo mauwi sa ospital ngayong Pasko. At number 7, enjoy the party! Party! Siyempre, kapag nagawa nyo na yung mga bagay na yan, ang lahat nyo na lang na kailangan gawin is enjoy the party, mag-meet up kayo, pumorma kayo, mga lalaki, mga babae, mga chikiting, pumorma kayong lahat. Sana ngayong Pasko, lahat ng mga Christmas party na atin ang joy, mag-enjoy kayo. At salamat din sa panonood sa episode na to. Sana nakatulong guys yung ilang tips para mag-enjoy kayo sa Christmas party. At syempre, dito sa number 7, ang tips ko lang is pairali natin yung pagmamahalan, pagbibigayan, at para lalo natin mas ma-enjoy at ma-feel ang Christmas. So, punta na tayo sa question of the day. Kayo, paano nyo in-organize ang Christmas party nyo? I-comment nyo na yan sa baba para malaman din namin. Nagustuhan mo ba tong video na to? Kung nagustuhan mo, please like, share, and comment down below. At kung di ka pa nakaka-subscribe sa channel na to, o bago ka sa channel na to, mga random things ang pinag-uusapan namin dito. Kaya naman, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell sa tabi para ma-update ka sa mga bagong videos. Kaya, makatandaan nyo ang buong ito, pagkatamuang ito, ang susunod na magpapahangap sa inyo. Thank you very much, too much, sa lahat na nag-watch sa video na ito. Hanggang sa muli! Bye! Shout out. Shout out nga po pala kay Regine De La Cruz. Thank you sa paggawa ng Reg TV. Hi guys! My name is Monday. Hi Peach! Hi Peach! Hi Peach! Dapat ang pag-uusapan sa tahanan nito, sa tahanan nito, sa ganito, pagkaman sulong ang mundo. Showbiz niyo po na madali ko sa Mula, ayun na po. Mula, ganyan. Mula, ano ka sa nalil? Ayun, ganyan. Hindi ko rin matandaan ako kasi mga ganyan.